Andrea, ang liar ang ginagawa si na Duarte yan. Andrea, sabihin mo sa akin yung totoo. Huwag kang matakot. Ate mo ako. Andrea, ano pinapagawa sa inyo ng Duarte niyo sa loob ng kwarto? Minamasahe ko lang siya, ate. Matagal ko na siyang minamasahe. Bago pa lamang dito si Tio Duarte, minamasahe ko na siya. Nasasarapan daw siya kapag minamasahe siya. Wala na siyang ginagawa sa inyo. Andrea, tinatanong kita. Wala na siyang ginagawa sa'yo. Sabi naman kasi sa'yo, toilet lang alam ko, linisin, pinipilit mo ko. Eh, paano naman kasi? Sabi ko sa'yo, cleaning na gawin mo sa'kin. Hindi ko sinabi sa'yo, natanggalan mo ko na laman sa daliri, no? Umalis ka nga dito! Naaalibadbaran ako sa mukha mo! Ano? Ay, nako! Ipasa! Napulot ka sa squatter! Kaya, bobo! Cecil, anong nangyari kayo? Masalamat siya, hindi ko tinanggal yung kuko niya. Masalamat lang talaga siya. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka na bumalik dito, hindi ba? Sinamahan ko lang ko si Danilo. Kapatid ako ni Esperanza. Walang ka pa, kapatid, sa pamamahay ko. Dadalawin ko lang naman ho siya. Danilo! Anton! Esperanza! Kamusta ka na? Anton! May mga pasalubong ako sa'yo dito. Oh, tama na yung drama yan. Narinig yung sinabi ko. Ha? Malis na kayo. Eh, pero Chong, kapatid ko si Danilo. Esperanza! Kalimutan mo na yata ang patakaran ko dito. Ha? Oh, ano pang iniintay niyo, Pasko? Kung ayaw niyong pagsisiyan ang pagtapak niyo sa lupang ito, ngayon din ay umalis na kayo. Alam niyo ba ang ginagawa ko sa mga manok ko kapag hindi ko sila gusto dahil hindi ko sila mapapaamo? Binabalian ko ng buto! Sige na, umalis na kayo. Anton, Danilo, sige na, ako na lang ang dadalaw. Sige na, sige na. Gusto lang niya ako makita. Esperanza, anak, tama na. Esperanza, may isang salita ako. Kailanman hindi ko kakainin ang mga sinasabi ko. Ang patakaran ay patakaran. Kahit na, hindi ko pa rin sila dapat tinakot. Elda, may katigasan tong anak mo, ha? Esperanza, may sariling patakaran ng Tio Duarte mo sa bahay na to na dapat nating sundin. Kahit mali, inay. Ah!
Oo, Esperanza. O, yan, ha? Minsan-minsan, makinig ka sa nanay mo. Hmm? Wala, sana, naman. Anak, dito tayo nakatira. Si Duarte pa rin ang nagpapakain sa atin. Kung may pera lang ako, hindi mangyayari sa atin to. Hindi na tayo magkakaganito, Esperanza. Kung may pera tayo, Anton? Ayoko may masamang mangyari kay Esperanza, Nay. Kung alam ko lang na ganun kasama ang bagong kinakasama ni Celia, pinigilan ko na sana si Esperanza sa pag-alis. Mo dapat, hindi na magtagal si Esperanza sa bahay na yun, eh. Alam mo, Buboy, ang problema, hindi iiwan ni Esperanza mga kapatid niya. Lalong-lalo na't nakilala niya yung Duarte niyan. Kilala ko si Esperanza. Hindi niya pababayaan ang mga kapatid niya. Ano ngayon ang gagawin natin? Kasama-sama magkakapatid, eh. Ang dali mo namang mawala ng pag-asa, Danilo. Eh, buti nga kayo, tatlo kayo. Kilala niyong ama niyo. Eh, ako, si Kuya Emil na ang naging ama't ina ko. Dahil naulila na kami, bata pa ako. Pero magkasama kayo. Yun nga lang, hindi pa kami nagkakahiwalay ni Kuya kahit minsan. Pero alam mo naman kung nasan si Esperanza, eh. Si Cecil na lang ang hahanapin mo. Paano ko siya makikita? Itinatago siya ni Mayor. Huwag niyo huwag sasaktan ng Mayor na yan si Cecil. Kahit sa impyerno kami magkita, pagbabayarin ko siya kapag may nangyari sa kapatid ko. Danilo, huwag ka naman ganyan. Hindi mo kilala si Mayor. Kriminal siya. Alam mo, Danilo, para huwag ka masyadong mag-alala kay Cecil, isipin mo na lang naligtas siya. Ako, ganyan ako kay Kuya pag umaalis siya. Awa ng Diyos, kahit medyo nakainom, ligtas nga siya. Kapag ikaw nagsasalita, parang gaan-gaan ng mga problema. Ay nako, problema nga pinabibigat mo pa. Pansamantala lang yan. Hayaan mo't nalulutas din yan. Ikaw naman, masyado mo namang pinahihirapan ang sarili mo, Danilo, eh. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin kayo ni Cecil. At magkakasama-sama rin kayong magkakapatid. Ah, Noel! Tol, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, eh. Isa, para sa'yo. Salamat, Noella. Thank you.
na po, inay. Kaawang ka ng Diyos. Tulungan ko na po kayo. Huwag na, anak. Ako nang bahala dito. Nasaan ang kapatid mo si Danilo? Nauna lang po ako, pero susunod na po siya. Ikaw na magluto ng hapunan natin para pagdating na itay mo, magsisikain na lang tayo. Sige po eh. Esther! Esther! Anong ginagawa mo sa mga gamit, Kuya? Tapos na ika-apat na pong araw niya, itinatabi ko ng mga ito't wala na namang gagamit. Huwag mong pakikilaman ang mga gamit ng Kuya, ha? Luis, wala na sabi mga lumang damit na ito't mga kung anong abubot ni Kuya Ponso. Oh, pero yan na lang mga natitirang alaala ng Kuya! Luis, nasa gunita natin ang mga alaala ni Kuya Ponso at wala naman sa mga lumang damit na ito, eh. Ako ang kapatid ng Kuya. Ako ang magpapasya kung anong gagawin sa mga natitirang niya gamit! Esther, wala kang aalisin dito. Wala kang gagalawin. Naintindihan mo ba? Luis, ano ba nangyayari sa sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Huwag mong pakikilaman kung anong gusto kong gawin! Asawa lang kita! Tanda mo yan! Isa ang mga bibi na yan. Namisa ang mga alaga niya. Natutuwa nga ako eh. Hindi ako naiinip. May inaalagaan ako. Eh, hindi yung ako lang ang inaalagaan. Aling Ilena, hindi naman kaya mabinat kayo niyan? Naku, hindi. Pakiramdam ko nga, mas mabilis ang paggaling ko. Esperanza, bakit hindi ka nalang bumalik dito? Eh, Aling Ilena, hindi ko maiwan ang mga kapatid ko eh. Nakakaawa naman sila kapag iniwan ko sila doon. Ang sabi ni Anton, malupit daw yung bagong kinakasama ng inay mo. Dati raw kasi siyang ano eh, sundalo. Alam niyo naman ho, kapag nasa militar, talagang mahigpit. Ay, nako. Kung nandito lang ho siguro si Itay Raul, hindi mangyayari kila inay ito. Akala ko ba gusto mong buksan muli ang kaso ng itay mo? Napadaan ka. Hindi ka pa? Medyo. Eh, pauwi na rin ako kasi gabi na. Hindi alam ng inay na nagpunta ako dito. O hindi, sumabay ka na sa akin. Iatid kita. Papunta akong bayan eh. Oo, sige. Aling Ilena, pakisabi na lang kay Anton na nagpunta ako. Hindi ko na siya mahihintay eh. Sige, matutuwa yan kapag nalaman na dumalo ka. Sige pa. Emil, ikaw nang bahala kay Esperanza ha. Ano pa? Mag-iingat kayo. Aha. Sige, Aling Ilena.
na siya. Hindi na pala maroon na magplano. Mayor, hindi ko namin alam na uuwi kayo ngayon, ha? Oo, ay gusto ko masurpresa si Vanessa at si Cecil. Ang kamusta ba itong bahay? Mabuti ho. Eh, ikaw, kung gagawa kang kalakuan, yakin mo, malinis, ha? Asan si Cecil? Si Cecil, ho? Saan? Ano Cecil! Asan? Cecil! Cecil, anak. Ba't ikaw naglalampaso niyan? Ha? Honey? Thank you.